This is Sam Brusas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon. Rabia Mateo, kinakabahan daw para sa competition niya dito sa Miss Universe. Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But bago po yan guys, gusto ko po muna kamustahin kayong lahat na sana lahat kayo ay okay sa araw na ito. At syempre sa lahat ng mga bago kong subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko at sa lahat ng mga kaibigan ko na walang sawang sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Guys, gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat ng mga nakasubscribe na po sa Chika ni Mama Sam. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang Chika ni Mama Sam ay ang aking ikalawang channel. So, kaya guys, sa mga hindi pa po nakakapunta o nakakasubscribe dyan, sana magbisita po ninyo Chika ni Mama Sam, masaya po doon. Ang link po ng Chika ni Mama Sam makikita nyo sa description natin dyan sa baba. Ano pa ang hinihintay nyo? Tara na at mag-subscribe na. So yon guys, hinihingi ko rin po ang suporta ninyo sa pageant natin to. Kasi po, ang pageant natin to, ako po ang pinili nila na the face of pageant natin to. O, di ba? Ang ganda. So ako po ang mukha ng pageant natin to. Nakakatuwa, no? Kasi di ba, may iba, meron silang tinatawag na the face of the ganito. So ako po ang kinuha ng the face of pageant natin to. So thank you so much sa pumili sa akin. For sure, sobrang ganda ko ay talagang hindi nyo matatanggihan kung gano'n pa ako kaganda. Kaya guys, hinihingi ko po sa inyo na sana supportahan po ninyo ang pageant natin to, kung paano nyo po supportahan ang aking channel. Kasi doon po sa pageant natin to, ako din ang bida. So yun. So nakakaloka, malapit na ang Miss Universe. Nako, excited na ba kayo mga mare, kumpare, amigo, amiga? Kayo ba ay talagang kinakabahan na sa darating na Miss Universe? Ako, maraming tumatakbo sa utak ko guys. Aaminin ko sa inyo. Aaminin ko na talagang iniisip ko kung ano ba ang magiging ayos sa unang araw na pagpunta dito ni Rabia Mateo sa competition ng Miss Universe. Yung alam mo yon, yung ano ba ang susuotin niya? Ano ba ang pasabog na gagawin niya? Doon ako na-excite. And then, of course, iniisip ko din, paano pang nagkita sila ni Amanda? Mag-uusap kaya sila? Yan yung mga tumatakbo sa utak ko. At ano kaya ang eksena ng gagawin ng lola ninyo? So, yon, maraming tumatakbo sa utak ko. Excited ako. Talagang, ay nako, gusto ko mag-May 6 na. Pero syempre, darating tayo sa araw na yan at makikita natin ang lahat ng pasabog ng mga kandidata dito sa Miss Universe. Pero Rabia Mateo, umamin na kinakabahan na siya habang papalapit na lang papalapit ang competition. Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. So sa interview nga po ni Rabia Mateo dito kay Dayan, sinabi niya nga po na kinakabahan siya sa papalapit na competition. Kung bakit, ito daw kasi yung biggest fight niya sa buhay niya. Ito yung talagang masasabi niya na, nako, kailangan i-prove ko talaga ang sarili ko dito. Ako ang masasabi ko naman doon sa sinabi ni Rabia Mateo, be yourself anak. Hindi mo naman kailangan kabahan, hindi mo naman kailangan ma-worry. Siguro yung kaba, normal naman yon. Lahat naman tayo ay talagang kinakabahan kapag may mga ganitong pinaghahandaan, may mga kaba, maraming tumatakbo sa utak natin. Pero guys, di ba, kaysa naman magpa-pressure pa siya doon sa nararamdaman niya at sa mga iniisip niya, be yourself na lang, Rabia, para at least, di ba, yung mindset mo ay magawa mo ng tama yung mga dapat mong gawin sa competition dito sa Miss Universe. Ang sabi niya, baka daw mag-stay siya ng matagal sa US. Nako, wala naman taong hindi gugustuhin ang US talaga. Dahil kahit siguro ako, kung mapupunta ako sa US, ay baka gusto ko na lang dun na tumira. Diba, ang daming Amerikana dyan, ang daming Amerikano. Ay nako, diba, bongga. So yon. So, naiintindihan ko, mas malaki ang opportunity kung doon siya mag-i-stay. At saka syempre, mananalo siyang Miss Universe. Kaya, matatagalan talaga siya dito sa USA. So yon, yun yung totoo doon. Ako, last time na nakausap ko kasi si Rabia, naalala ko noon yung bago mag-Miss Universe Philippines, nag-compete siya, sabi niya sa akin,
na, Mama Sam, alam nyo, ang target ko lang talaga, hindi ko kasi alam kung anong mangyayari dito sa Miss Universe Philippines, pero sana makatungtong ako doon sa top 5. At narinig ko na naman niya sa kanya nung ini-introduce siya ni Diana, sabi niya, sana makarating ako ng top 5 para at least makita ko at maipamalas ko yung galing ko pagdating sa Q&A portion. So, ganun din yung sinabi niya sa akin, natatandaan ko noon nung ini-interview ko siya, tapos nag-chikahan kami, sinabi niya na sana makatungtong ako dito sa top 5 para naman at least, diba? Makahawak lang ako ng microphone. Tapos nandoon din siya sa fight na parang hindi siya masyado nag-expect na mananalo siya. Ganon din yung ginawa niya noon, na alala ko, sabi niya sa akin, hindi naman niya ina-expect na siya ang makakapag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines kasi sa sobrang dami nga ng magagaling. Pero ang gusto niya mangyari ay sana makarating siya sa top 5. At ganito din yung feeling niya habang ini-interview siya ni Diana, gusto niya rin makarating sa top 5 para at least maipamalas niya yung galing niya. Alam mo, ang maganda lang kasi kay Rabia, fighter itong batang to, very strong ang kanyang personality, at naniniwala ako na nandoon siya sa paniniwala niya na kakayanin niya ang competition. Lahat ginawa na nila. Ang natutuwa din ako, gusto ko rin pasalamatan si Mama J, kasi maraming mga taong nagsasabi na ang Miss Universe Philippines, pinapabayaan nila itong si Rabia. Pero from the beginning, sabi nga ni Rabia, nag-thank you siya kasi yung ibang kandidata pumupunta sa abroad na mag-isa lang sila, daladala yung mga bagahe. Pero eto si Rabia, inalalayan talaga ni Mama J from the Philippines going to USA. At nakita naman ninyo ngayon, nag-train pa sila para sa mga pangangailangan pa ni Rabia Mateo. Ando dun din siguro si Mama J na talagang gusto kong patunayan sa inyong lahat na kaya natin ipanalo to, yung laban na to. Ako, ang nakikita ko na lang dito, it's a part na lang ng kung destiny ba talaga ni Rabia Mateo ang maging isang Miss Universe. Siguro nandoon na yun din yung parang best luck na lang talaga ang magbibigay. Kasi kung iisipin mo, ginawa naman na nila Rabia ang lahat, kung paano pinag-aralan na nila ng husto. At yun doon sa merong determination si Rabia, yun din yung isa sa mga malalaking pinangahawakan natin. Pero syempre, walang makakapagsabi dito na si Rabia na ba ang mananalong Miss Universe? Kay Rabia na ba ibibigay yung corona? Ako, ando doon ako sa tiwala ko kay Rabia. Yung tiwalang kaya niya tong competition na to. From the beginning naman, kasi minsan niya na tong napatunayan dati sa Miss Universe Philippines. Sabi ko nga sa inyo, aminado ako doon na sabi ko sa kanya na, anak, gawin mo lang yung makakaya mo. Kasi hindi natin alam kung ano ba ang magiging resulta ng Miss Universe Philippines. Katulad nga noon, di ba? Na kung iisipin mo, malalakas din yung mga kalaban ni Rabia Mateo na parang sure na baka sila Alyza Manilaw ang manalo. Hindi natin alam na baka si Michelle Gumabaw ang manalo. So ganun din yung tingin niya dito sa competition na Miss Universe. Maraming magagaling, maraming malalakas, at marami talagang naghanda sa competition. Pero sabi ko nga, kung para kay Rabia ito, ibibigay ng Diyos yun. Kaya doon sa mga nang babas, kasi marami talaga nang babas na parang ang tingin nila kay Rabia Mateo, walang kakayahang manalo sa competition. Ako, para sa akin, huwag nyo na lang po siya ibas ng ibas. I think siguro tulungan na lang din natin magdasal si Rabia Mateo para sa kanyang kapalaran dito sa Miss Universe. Ako, sabi ko nga sa inyo guys, matalo manalo si Rabia, okay sa akin yon. Kasi naniwala naman ako na ang isang taong to na punong-puno ng determinasyon, parang hindi natin siya mabiblame kung hindi siya mananalo dito sa competition. Hindi natin pwede sabihin na, kasi Rabia, hindi mo naman ginawa yung makakaya mo eh. Kasi si Rabia mismo, nakita natin na ibinigay niya yung 120%. Kaya ganun ko kamahal si Rabia Mateo dito sa competition ng Miss Universe 2021. Yung nakita mo na hindi siya nagtatapon o hindi siya nag-aaksayan ng effort, ando doon yung talagang ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kaya doon sa mga nagsasabi sa akin na, bakit si Rabia hangang-hanga ka? Of course, yes! Kasi nakikita mo yung determinasyon na meron tong taong to. At ako yung tao na meron din akong determinasyon sa buhay. At naiintindihan ko yung word na determinasyon, hindi yung biro, yung lahat ng bagay gagawin mo. Pero kasi may mga pagkakataon na kahit anong gawin mo, hindi talaga siya nag-uugma. Siguro nandoon yung time will come na natin natawag. Ako, meron ako minsan mga ginagawa na hindi ako nagsasuccess. Pero ngayon,
ang napag-aralan ko, kung ibibigay sa akin, ibibigay sa akin. Kung para sa akin to, para sa akin to. Ganon din si Rabia ngayon. Yung kumbaga, kung para sa kanya, para sa kanya. Doon naman sa mga nagsasabi na ko, yung evening gown. Ang sabi ni Rabia, mabigat daw yung evening gown niya eh. So, medyo exciting to kung ano to. Pero nandoon na pinag-aaralan niya kung paano niya to bibigyan ng magandang laban dito sa entablado ng Miss Universe. Ang hiling ko lang talaga, mag-align ang lahat ng star kay Rabia. Saka syempre yung mga ayos na gagawin, no? Kasi sila lang ang mag-aayos. Ako meron akong alam na parang sasabihin ko nga sa inyo na yung ayos ni Rabia, siguro magiging simple lang. Pero sabi ganon, day by day, ipapakita nila iba-ibang looks. Pero ako, ang gusto ko na lang siguro dito kay Rabia kung saan siya komportable. Kasi mahirap yung i-pressure niya pa yung sarili niya. Baka mamaya pumalpak. But good player naman to si Rabia. Kaya alam ko, pinag-aralan niya lahat yan. And then, number two, yung kanyang pasarela. Kung paano ba to gagawan ng magandang signature, di ba, sa entablado. Ako, natutuwa ako kasi si Rabia, wala siyang kinakapi. Sabi nga gano'n ni Mama J, di ba, na parang wag nang kumapi sa mga Latina looks, wag nang gayahin ng mga Latina, ilabas na lang yung pagiging Pilipina. Ayun yung nakakatawa na wala na tayong pinapatay. Hindi katulad ng ibang kandidata dyan na kopya ng kopya doon sa ibang kandidata. Ako, agree ako doon na gawin mo, be yourself, ipakita mo kung anong klaseng brand na meron ka. Kesa doon sa para lang manalo kasi ginawa to ni ganito, gusto ko ganito rin yung gagawin ko kasi baka manalo ako. Ako, I don't think so na mananalo yung mga ganyang kandidata na may kinokopya mula sa simula hanggang sa wakas. Hindi ako naniniwala na pwede nila makuha ang corona kapag ganon. Ako siguro mas gusto ko yung ikaw, kung sino ka. Katulad ko, parang ako minahal ninyo ako kasi eto ako. Hindi ako kumopia kay ganito, hindi ako kumokopia kay ganyan. Kumbaga, this is me. Nagkakamali ako minsan and I don't care kung ang sasabihin nila sa akin, mali naman yung pronunciation mo. Ang importante doon, yung sa akin, ang importante, yung mga taong nanonood sa akin at nagtitiwala sa mga sinasabi ko. Saka yung mga taong mahal ako ng sincere. Yung alam mo yun, yung kahit magkamali ka, hindi kanila huhusgahan. Oy, mali yung pronunciation mo. So, ganon din yung sa Miss Universe Philippines na parang meron siyang sariling identity. Meron siyang tatawagin na, this is Rabia Mateo. Yung kumbaga, signature walk, signature look, signature Rabia Mateo. Hindi yung parang katulad ni Catriona na parang signature ni Catriona Gray yun. Signature ni Pia Wurtzbach yun. So yun, ganon. Ganon yung maganda sa mga Pilipino na parang meron tayong sariling kakayahan na gumawa kung anong signature ang gusto natin ipakita sa lahat ng tao. So yun, so sana na lang guys talaga mag-align ang lahat kay Rabia Mateo at sana supportahan natin. Sa mga hindi pa po nakakaboto kay Rabia Mateo, bumoto po tayo. Bakit naman hindi? May libre naman pong vote. Kung gusto nyong bumili ng vote, mas maganda para makatulong tayo dito kay Rabia Mateo at masecure natin siya sa top 21 ng Miss Universe. But ako, actually kanina lang din ako bumoto eh. Para sa akin, naniniwala ako na si Rabia, kahit hindi sa voting system, ay kaya nitong ipanalo ang competition ng Miss Universe. So, yun guys. So, kabahan man si Rabia, sabi niya nga, yung kaba, kailangan niya yung kaba sa sarili niya para magkaroon siya ng apoy na makita niya yung ma-challenge niya yung sarili niya. Kasi pag hindi siya kinabahan, walang challenge doon sa kanya. So, kinakabahan si Rabia Mateo, mas malakas ang laban na meron itong si Rabia Mateo. Guys, ano guys ang tingin ninyo? Please comment below naman para at least malaman ko naman kung anong opinion ninyo o ano pang suggestion ninyo dito kay Miss Universe Philippines Rabia Mateo. So, yon guys, maraming salamat po sa walang sawang support na binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, iniimbitahan ko kayo. Please don't forget to click like and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong video. So yon. So guys, maraming salamat po. Syempre, hindi matatapos ang vlog natin today na walang pa-shoutout. Kaya, shoutout time!
Shoutout po sa mga ilang kaibigan natin na laging nagmamahal sa atin. Andyan po si Julie Mondragon. Maraming maraming salamat sa iyo, Mars. Gusto ko rin pasalamatan si Cholo Sasuman, Oliver Ligaski, Jesser Tilatan, Daryl Palesco, Jasper Landasa, RJ Jacinto, and of course si Gaisel Ortega. Nandiyan din si AC Pascual, si Kuya Bog, si Pretty Boy, si Isidro Lopez, si Jerome Davis. Gusto ko rin pasalamatan si Ray Pacaldo. And of course, nandiyan din si Derek Torres, Cheryl Corona. Hello, Ate Cheryl. And gusto ko rin pasalamatan ang ilang pang mga kaibigan natin katulad ni Kai Cruz na lagi nakatutok sa atin, si Kuya Bogs, andiyan din si Ronald Cuevas. Hello, Sir Ronald. Si Kai Cruz, na-miss ko yan. And of course, gusto ko rin pasalamatan si Jay Manalo na lagi din nakatutok sa channel natin. Si Nicole Williams, si Gerald Palesco, at ang kanyang mommy and daddy na si Annalisa Palesco. Gusto ko pong pasalamatan si Miss Annalisa Palesco. Hello, mommy. Kamusta po kayo? At saka siyempre ang daddy ni Gerald Palesco. Hi! And of course, gusto ko rin pasalamatan ang aking best friend na si Rona Elby, ang aking twin sister na si Kaylin Yang, si Mama Jem na lagi din nakatutok dito sa channel natin. Sa inyong lahat, maraming maraming salamat po. Si Mama Jem na lagi nakatutok dito sa channel natin. Lahat, maraming maraming salamat po. Always keep smiling, always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow!